Isang dalagang may taglay na angking kagandahan, pinipilahan ng mga kalalakihan, inosenteng mga mata at maawaing tunay. Siya si Aurel, isang dalagang pinanganak sa norte. Maraming tagahanga, pagkat puso nga naman ito ay tunay na dakila. Pinalaki siya ng mga magulang na may takot sa Diyos, paggalang sa kapwa, at nagbibigay ng pag-asa sa mga sawi. Maraming nauhumaling sa kakaibang ganda niya. Maraming sumubok na ligawan ng babae, ngunit puros kabiguan ang kanilang natamo. Deboto sa puong may kapalang dalaga, kaya walang sinuman ang maaaring makapagbali ng kanyang sinumpaan na magiging madre. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Tulad ng isang tao sa kwento, si Ariel ay isang tao lamang at walang kakayahan para pigilan ng mga maaaring mangyari gaya ng suliranin, gera at kalungkutan ng iba. Isang beses, habang naglalakad si Ariel papuntang bayan, ay nakita niya ang isang lalaking nagwawala sa kalsada. Lingid sa kanyang kaalaman, ito ay lango sa ipinagbabawal na gamot. Kaya hinablot siya nito at binanta ang papatayin siya. Hindi mawari ni Aurel kung ano ang dapat maramdaman. Takot ba? Dahil hindi niya alam ang maaaring gawin sa kanya nito, lalo pat may hawak itong patalim. O ang maawa dahil nababakasan niya ang masalimuot na kinakaharap ng lalaki. Sigawan at bantaan ang mga namumutawi sa bibig ng mga taong nakasaksi sa pangyayari. Para bang hostage siya ng isang baliw. Napapikit si Ariel at umusal ng mahinang mga dasal. Nagulat at napatawa naman ang lalaking nasa kasalukuyan ay hawak siya sa liig at may tutok ng patalim sa kanyang liig. Tanga! Mamamatay ka na lang sa walang kwenta mo pang Diyos ikaw lalapit! Hangal! Wika ng lalaki, sabay tawang muli. Hindi iyon pinansin ni Aurel. Bagkos ay nagpatuloy pa rin siya sa pagdarasal. Hanggang sa makarinig siya ng sunod-sunod na putok. Binaril mula sa likod ang lalaki. Samantalang si Aurel ay halos natulala sa pangyayari. Hindi niya ginusto na humantong sa ganon. Ngunit ang gusto niya lamang ay makaligtas at matauhan ng lalaki. Pero iba ang naging wakas. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ay tila ba ang dating masiglang si Aurel ay nawala ng gana sa mundo. Tumamlay ang dalaga at animoy walang puwang ang ngiti sa kanya. Hindi niya sinisisi ang Diyos, bagkos ang kanyang sarili dahil wala siyang nagawa para iligtas sa kamatayan ng lalaki. Makasalanan man ito, ay dapat bigyan ito ng pag-asang magbago. Nagmukmok ang dalaga. Hanggang sa 7th araw ay lumabas na nga ito sa kanyang silid. Doon din ay umusbong ang gera ng mga taga-norte laban sa iba't ibang bansa. Tila ba parang ewan siya? Dahil pagkatapos ng gera sa kanyang puso ay gera naman ng mga tao ang sasalubong sa kanya. Ayaw niya ng gulo. Gusto niya ay kapayapaan lamang. Nagdasal siyang muli sa may kapal na matigil na nawa ang gulong kinakaharap nila. Ngunit parang nagtengang kawali ang Diyos dahil hindi naman ito huminto. Bagkos, lalo pang naging maingay ang gulo laban sa mga taga-ibang lugar. Gulong-gulo si Aurel dahil alam niyang maalalahanin ang Diyos na kilala niya. Ngunit parang wala ito sa panahong kailangan niya ito. Para siyang pinaglaruan at iniwan ng minamahal. Ang pag-asang nananalaytay sa puso niya noon at ang dalisay ng puso niya ay bigla na lamang nawala.
Gusto niyang lumaban, ngunit sa papaanong paraan. Gusto niyang matapos ang gulo, pero wala. Wala siyang magawa. Wala. Iniwan ka na ng Diyos mo. Isang tinig ang bumulong sa kanya. Isang tinig na hindi niya akalain na magpapabago ng kanyang pananaw. Si Ariel, ang magandang dilag, ay ngayon ay inalihan ng demonyo. Lumapit sa simbahan ng kanyang pamilya. Ngunit wala silang magawa dahil hindi na raw mababawi ang kaluluwa ng dalaga sa mga ito. Halos hindi na makilala ang babae dahil nangangayayat ito. Lubog ang mga mata, nanlilisik ng mga tingin. Sinasaktan ang sarili. Sinasaktan niya rin ang sinumang mapalapit sa kanya. Para siyang nasiraan ng bait. Napakahirap ng dinaranas ng dalaga, pati na rin ng kanyang pamilya. Nagsasalita siya ng iba't ibang lingwahe at kung ano-anong malalaswang galaw ang ginagawa niya sa kanyang katawan. Nakakapanghinayang. Yun ang sinabi ng madre ng kanilang lugar. Kilala si Ariel bilang isang matapat na tagapaglingkod ng simbahan. Ngunit dahil sa mga pangyayaring kanyang nasaksihan, ang pananampalatayang kanyang binuo ay yun din ang dahilan bakit siya inalihan o sinapian ng demonyo. Sa paniniwala ng mga matatanda, kapag ikaw ay sinapian ng masamang espiritu, ikaw daw ay makasalanan at walang tiwala sa may kapal. Puno raw ng galit at karupukan ng taong iyon. Kaya ganun na lamang ang kaawa ng mga matatanda sa dalaga. Lumaban ka, anak. Lumaban ka, Ariel. Yan ang salitang mga sinasabi nila sa kanya. Nakakulong na siya sa kadiliman. Nasa malalim na pagkakahimbing si Ariel nang biglang may lumitaw na magandang lalaki sa harap niya. Kitang-kita niya ang lalaking nakaputi. Nakangiti ito sa kanya. Ariel. Ariel. Ikaw ay pinagpala sa lahat ng babae. Lumaban ka. Lumaban ka. Ang lahat ng yan ay nasa utak mo lamang. Huwag kang magpapatalo. Wika ng lalaki. Ngumiti itong muli bago umalis. Parang nalusaw ang puot at kalungkutan sa babae. Nagising ang kanyang puso para sa pananampalataya. Nagdasal siya. Dasal ng dasal. Kahit walang laban sa demonyong sumapi sa kanya. Nagtitiwala siya na matatapos rin niya ang dinaranas. Amen, wika niya. At mula doon ay nagliwanag ang langit. Tumigil ang kaguluhan sa kanilang lupain. Nilisan siya ng demonyo at natanaw niya ang pag-asa. Isang tinig ang namutawi mula sa kalangitan. Huwag ninyong kalimutang magkaroon ng pag-asa. Dahil hinding-hindi ko kayo iiwan. Nanginig ang laman ng mga tao. Tumangis dahil sa tuwa. At ang buong bayan ng Norte ay naniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kakaibang saya ang naramdaman ni Ariel. Mula nga noon, ang babaeng nawala ng pag-asa ay muling umasa. Ang babaeng nawala ng pananampalataya ay muling nanampalataya. Tiwala, pananampalataya at pag-asa. Yan ang pinangahawakan ng mga tao. Ang pangyayaring iyon ay Miyerkules ng isang linggo.
kaya kinilala si Auriel bilang anghel ng Diyos. Lumaban para magkaroon ng pag-asa. Arkanghel ng langit, itinalaga sa Miyerkules ng Linggo. Ito ang lihim ni Auriel, ang mapait niyang lihim upang tanghalin bilang arkanghel ng Diyos.